A blessed morning po to everyone, for those who are joining us online. Good morning sa mga nandito sa Pilipinas. Good afternoon or good evening sa mga nasa other countries. Jesus, in our gospel today, highlights the importance of the Word of God. Kaya nung panahon ni Jesus, gumamit siya ng kung ano-anong strategy para sa ganon, ipahatid or ihatid ang kanyang mensahe sa mga nakikinig sa kanya. And one way or one strategy that he did is, that he used is by using parables for the people to understand his message. Kayong mga parables po, hindi naman talaga ito ng totoong nangyari sa buhay, pero may connection sa mga events na nangyayari during the time ni Jesus. Kaya siya nagkwekwento para sa ganon, mas maintindihan ng mga tao ang kanyang message. And one of the reasons is because they look but do not see, and hear but do not listen or understand. And the last part of the gospel, Jesus said, "Blessed are your ears, blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear." Jesus is referring sa mga tao before him na hindi pa nakakita sa kanya, na hindi pa nakarinig sa kanya. Kaya sabi niya sa last part, "Blessed are we." Kasi nakikita na natin ang Diyos through him, naririnig na natin ang Diyos through him. Sa mga unang panahon, napakahirap po mag-avail ng salita ng Diyos. Napakahirap maintindihan. Kaya kukunti lang nakakabasa, kukunti lang nakaka-avail. Kasi Latin pa noon, yung mga Greek, yung mga Hebrew. Pero ngayon, na-translate na sa iba't ibang vernacular languages. But the challenge is, are we reading the Word of God? Are we reflecting on it? Are we meditating on it? Or are we putting them into practice? Jesus said, "Blessed are we," sapagkat ito nga, napakaraming means para sa ganun, mabasa, makuha ang mensahe ng Diyos. Our mother sa probinsya, napakasimple ang kanyang pamamaraan para to proclaim the Word of God sa family members. Sa baryo namin, medyo malayo sa parokya. Kaya usually nung bata-bata kami, ang ginagawa doon is prayer service. Pero for us, parang misa na rin yun. Kasi binibisita kami ng pari namin, swerte kung within a year ay 5 times or 4 times na makapag-misa kami sa chapel na yan. But we considered it as enough na kasi malayo sa parokya. Pero ang mother namin, nagche-check talaga yan ng attendance. Every Sunday, nagche-check yan ng attendance kasi marami kaming mga anak. 12 kaming magkakapatid. Kaya chine-check yan every Sunday kung sinong mga absent. Kasi dinner, Sunday ng dinner, pina-follow up yan. Sasabihin, "Bunso, ano yung first reading kanina?" "Ay ikaw, Reniel, ano naman yung sharing ng katikista kanina sa prayer service?" "Kaya ba kung absent ka, wala kang masabi, wala kang ma-share." That's her own way, little way of sharing. Little own way of making a follow-up kung ano ang naririnig natin sa simbahan, namin sa simbahan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang marinig dito tapos period. It should be shared, and most importantly, it should be lived out. Sa panahon ngayon, napakadaling i-avail ang salita ng Diyos. Pero ang challenge lagi, medyo mahirap din isabuhay. Let's continue ask Jesus, the divine word, na ganun pa man, napakadaming challenges na ating hinaharap. Let us always make the word of God as our guide, as our manual sa ating buhay patungo sa kaharian ng Diyos. Please all stand.